Mula sa Lake Danau, sunod naman nating bibisitahin ang ipinagmamalaki nilang Mangrove Eco Park. Kung gusto mo nga raw masilayan ng ganda ng kalikasan, isa ito sa mga dapat mong puntahan. Ang malawak na bakawan nagsisilbing tirahan ng mga isda at iba pang hayop. Sa kalapit naman nitong barangay, inaalagaan at pinararami ang mud crabs. Ang tanong, keri ko kayang makipagsipitan sa mga alimango? Andito ako ngayon sa Barangay Naungan sa Ormoc City at manghuhuli tayo ng mga alimango gamit ito. May sipit sila, may pangsipit din ako ha. So, ganito ang mangyayari. Yung tubig, yung lagusan na yan, kadugtong niyan yung palaisdaan. Palalabasin ni Kuya mamaya yung tubig, tapos may kasama na daw mga alimango doon. Tapos ang challenge sa akin ay maunahan ko ang mga alimango sa pagsipit. Bago nila ako sipitin, kailangan makuha ko muna sila at masipit ko muna sila at mahuli. Siyempre may kasama akong expert, no? May call a friend ako. Si Kuya Rochelle ang magiging kasama natin sa panghuhuli ng alimango. Alin ang mas madaling gamitin? Ito o ito? Dalawa, ma'am. Let the crab hunting begin! Ayan na! Pumapasok ng tubig! Oh my gosh! Saan? Aakyat ba? Saan? Ibang isda nakuha ko eh. Ay, ito, meron dito ha. Wait lang ha. Maliit lang to eh. Ang hirap naman. Utang na loob. Mukhang nautakan ako ng mga alimangong to ha. Pero hindi ako magpapatalo sa inyo. Yan. Yan, laki. Ay, ito. Oh. Wait lang, nakikita ko na. 1, 2, 3. Ay! Isa sa ipinagmamalaking pagkain ng Ormoc City ang malinamnam nilang mud crabs. Pero bago ko ito matikman, kailangan ko daw munang paghirapan. Oh my God! Ayan! Teka, may tumatakbo! Teka, tinga! Wait lang! Ah! Parang nakaganon siya sa akin! Ayan, oh. Dito! Ay, ang dali naman. Nagpahuli talaga. Eto, oh. Ay! Bakit ka naninipit? Grabe, matapang to, ah. Huli ka. Huli ka, Balbon. Meron bang natutulog dito? Mukhang malaki ka. Parang gusto na niyang magpahuli, oh. Aray! Teka lang! Okay, eto na. Eto na po. Eto na po. Ha! Sorry. Mas malakas ang sipit ko. Parang patay na to ah. Yan, ay, dalawa. Oy, nag-aasawahan kayo ah. Mayroong isa dito eh. May nakita ako dito. Hala mo, tatakas ka. Galing mo naman ha. Oh. Laban. Huwag kang lumaban. Mas malaki ang aking sipit. Eto, lalaban pa, oh. Oh, ano? Yehey! Magluluto tayo ng garlic butter crabs. Pero syempre, dapat linisin muna natin ito ng maigi. Kuha lang tayo nito. At nilalagay natin. Para mas malinis talaga yun. Isay natin ito baka para lalabas yung kinahin niya, yung parang... Ah, titisayin yung, dyan. Para, kasi nabaho yung puan yun, para yung luli niya. Kaya, isayin natin. So, ito? Dito, okay na to. Yan, ipisayin naman. Ipisayin na ganyan. Yan, itong tawag ito, ito yung alimang. Kasi may tatlo yung kasarihan, babae, lalaki, at saka... Bakla. Bakla, ito, bakla. Oh, ito, bakla. Ito. Oh, yan. Ang babae kasi pabilog. Ang lalaki, patusok. Oh. Ang pabilog na may patusok sa dulo, bakla. Ay, so pipisain dito. Puro bakla ay nakuha natin ah! Pakukuluan ang mga nalinis na alimango. Lalagyan ito ng kaunting suka para maalis ang lansa. Titimplahan ng asin, bawang at paminta. Pakukuluan ito sa loob ng 15 minutes o hanggang sa maging kulay orange na ang mga alimango. Ayan, kumukulo na, tsaka ang ganda na ng kulay. Yun. Ikakat natin para madaling maluto. Ah, oh, sige. Papasok yung sauce. Ah, okay. Kasi gagawa pa tayo ng sauce. Mainit.
Wow! Ang ganda. Ah, so ganito na yun siya i-serve. Yung iba, ang ginagawa, niluluto siya kasama ng soft drinks. Oo, yung lime soda. Para manamis-namis ang flavor niya. Pero ito, tubig lang nang niluto natin sa kanya ang pinanglaga natin kasi gagawa pa naman tayo ng garlic butter sauce. Pero kung gusto ninyo ng mas manamis-namis na flavor, pwedeng imbis na tubig ang ilalagay ninyo yung ano, yung soda. Soda. Oo. Yun, no? Wow! Grabe! Ito, bakla. Yung mga alimango na bakla, malaman sila at maalige. O, tingnan mo, o. Diba? Ang liit lang niya, o. Ang liit lang niya, pero ang dami niyang alige. Yan. Wala nang naiwan. Wala na. Okay. Ngayon, gagawa na tayo ng garlic butter sauce. Igigisa sa butter ang bawang, sibuyas, bell pepper. Sunod itong titimplahan ng sweet and sour sauce. Lagyan natin ng asukar. Isa din ito nagpapuan sa lasa. Magpasarap. Yes. Magpapasarap din. Kunting suka. Suka. Oh, sweet and sour nga talaga ito. Parang sweet and sour yan. At kunting asin. Ilagyan din natin ang mga secret ingredients namin. Ano yan? Mga yung pang... Mayroong yung giniling na pepper at saka garlic. So, mabibili tayo sa tindahan din. Hinahalo-halo ko lang para extra sarap din. May pa secret ingredient ka pa pala. Ano sarap? At saka ito. Ano? Pepper at saka garlic. Pepper at saka... Garlic. Garlic powder. Powder. Pero maalat din siya eh. Oo. Sunod na ilalagay ang mga pinakuluang mud crabs. Igisa pa ito ng ilang minuto. Pagkatapos, lagyan na ng toasted garlic. Okay! Mukhang pang restaurant espesyal! Eto na ang ating garlic butter crabs with sweet chili sauce. Fresh na fresh! Alright! Eto na po tayo. Talagang isang bandihadong kanin talaga pinahanda ko. Kasi mukhang masarap itong niluto ni Kuya Rochelle. Teka lang ha. Napin ko yung bakla ha. Ito yata, no? Eto, eto to. Ako kasi, ganito ako kumain. Lalagay ko muna yung aligi dun sa kanin. Sarap ito. Tapos, tanggalin natin yung takip. Naku, wag lang kayo magde-date sa ano, kung meron kayo nililigawan o nagpapakyut kayo sa isang guy. Wag lang kayo magyaya ng ano, crab date kasi wapoys talaga kumain ito. Ayan, o. Diba? Sarap ng sauce. Tapos, ihalo mo ngayon ng ganyan, o. Ayan, o. Diba? Bongga. Ang sarap. Sarap. Ang sarap ng sauce na ginawa ni Kuya Rochelle. Tapos yung crab, manamis-namis. Bagay. Dito lang namin niluto pero ang sarap. Sarap. Lasang-lasa mo yung butter. Tapos okay pala yung nilagyan ng sweet chili sauce. Panalo. Tsaka alam mo talagang fresh yung ano, yung kalimango. Kapag madali siyang himayem, madaling matanggal yung laman niya doon sa ano. Ayan oh! Ay sus, ang taba! Wow! Naku, good luck sa kolesterol ko to. Panalo yung kaligay.